Lahat ng alahas dyan. Dali! Ikaw! Kunin mo lahat ng pera! Dali! Opo, opo! Ay na! Parang may guloy yata. Huwag mo naintindihin yun. Para ka naman bago ng bago eh. Mga old tapper! Saklano! Mga old tapper! Magnanakaw! Pamapulis, tulungan niyo po kami! Ha? Pamapulis, tulungan niyo po ako! Bakit? Ano nangyari? Kasi po yung pawn shop namin, hinold up ng mga lalaking sakay ng pulapote. Miss, dito ka lang. Tara pare! Thank you.
work, Ben, for a job well done. Lalo-lalo na sa'yo, Corporal. Bueno, pag-igihan pa rin niyo ang inyong pagtatrabaho. Alam niyo, mas gaga ang aking pagre-retiro kung malaman ko lamang na isa sa inyo ang magiging pinuno ng pulisya natin dito. Alalahanin ninyo, iisang taon na lamang ang natitira sa aking serbisyo at kailangan may kapalit na ako. Alam kong walang magiging problema kung isa sa inyo ang magiging kapalit ko. Congratulations again. Thank you, sir. Thank you. Kita na naman kayo, ah. Hindi sa lahat ng araw, swerte kayo. Pasisilat din kayo. Tara, pare! Ano? Huwag mong patulan yan. Wala yan, pare. Wala. Yeah. Pare, hanga na naman sila sa atin. Hindi na naman tayo. Ikaw lang, pare. Pare, ito tandaan mo. Partners in crime tayo. Yung tagumpay mo, tagumpay ko. Alam naman nila eh, na tayong dalawa nagtrabaho kanina. Hindi, pare. Ang balita ako, ikaw ang choice ni Mayor. Ikaw yata ang gusto niyang pumalit kay Hepe. Bilib na bilib nga sa'yo. Pambihira ka naman, oh. Alam naman nilang lahat eh, na pati ikaw magaling. Tayong dalawa. Alam mo, yung Markong yan, nakakapikon na yan, ha? Ano bang atraso natin sa kanya at lagi niya tayong pinipikon? Pare, parang hindi mo alam. Hindi ba ninong niya si Hepe? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin umangat sa pwesto. Paano? Puro kurakot. Bakit? Si Hepe ba hindi kurakot? Pare, tayo't sa gusto mo, hindi mo na maalis sa sistema yan. Pare, sa liit ng kinikita ng mga pulis, hindi mo na maalis sa iba na patulan nila yung pinadadala ng mga gambling lord. Protection sa wedding, mga ganun ba? Pare, hindi naman hinihingi yun eh. Parang donasyon lang. Aba, kung ipagsasama-sama mo lahat ng mga yon, buhay milyonaryo ka na. Big time pala maging hepe. Pero ako pare, pag ako naging hepe, hindi ko tatanggapin yung mga protection na yan. Huhulihin ko mga nagkakamali. At ikukulong ko ang mga nagkakasala. Magiging tapat ako ng hepe. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan ang dahilan kung bakit gigil na gigil sa atin si Marco. Dahil alam niya na may makakalaban siya sa mababakanting pwesto ng ninong niya. Pare ha, kahit na sino mapili sa ating maging hepe sa bayang ito, walang sumahan ng loob ha. Okay ba sa iyon? Siyempre naman pare, tandaan mo, yung tagumpay mo, tagumpay ko rin. Lasing ka na naman. Wala ka na talagang ginawang matino. Kailan ka patitino? Hindi mo ginagaya mga kapatid mo. Pwede ba, Dad? Pagod ako. Kinakausap pa kita. Huwag kang bastos. Lagi naman ganito eh. Lasing man ako o hindi, ganito mo ako tratuhin. You never liked me. Bakit ba? Alam mo na ang sagot sa tanong mo. Huwag mo na itanong. Umalis ka na sa harap ko. Idol! Oh, gabing-gabi na. Bakit nandito ka pa sa labas? Eto, naglalakad-lakad lang. Balita ako, bida na naman daw kayo sa hold up ang tapuhan siya pa. Wala yun. Sa bagay, eh, sa dami ba namang inkwetong nasalian mo, wala nga talaga yun. Alam mo, paglaki ko, gagayahin kita. Magiging matapang na pulis ako, katulad mo. Naku, Totoy. Huwag mo lang akong bulahin pa. Alam ko naman kaya mo ko hinihintay, may kailangan ka sa akin eh. Eh, may project kasi kami sa school. Alam mo naman, sariling kahit ako. Walang magulang. Idol, alam ko naman matutulungan mo ako eh. Ikaw talaga, oh. Oh, eto. Basta sigurado sa project mo lang gagastusin yan, ha? Siyempre naman. Ah, salamat ha. Hayaan mo, pag nagka-problema ka, puntahan mo lang ako. Lahat gagawin ko para sa'yo.
Oo na, oo na. Sige, umuwi ka na. Bossing, mukhang tatablayin ka na ninong mo. Usapan dito sa atin. Matunog ang pangalan nila Boy at Ariel para ipalit sa kanya bilang hepe ng bayan natin. Huwag kang maniwala roon. Tamang ako doon. Hindi mo ba alam pare na inaanak ako ni Hepe? Inaanak ka nga ni Hepe. Puro kapalpakan naman ang ginagawa mo dito sa bayan natin. Tarantado pala to eh! Napakaway ka na naman daw kagabi, Marco. Ninong naman. Anong ninong? Wala ka sa bahay ngayon, ha? Nasa opisina ka, nasa presinto ka. Ako ang hepe rito. Kaya naman lumalaki ang ulo mo dahil pinagmamalaki mong inaanak kita. Ako na naman ang nakita nyo. Paano naman na hindi kita lagi nakikita? Eh, hindi ka naman umalis ng presinto eh. Kung umalis ka naman, para gumawa ng kalokohan mo. Bakit hindi ka tumulad kay Corpus at kay Canlas? Ha? Aba, walang sisiyan. Tandaan mo ito. Hindi obra sa akin ang palakasan. Sir, pinabibigay yun ni Mr. Sandoval. Sige, umalis ka na. Yes, sir. Hindi ka magkakaroon nito o hindi ka magbabago. Demonyo rin ako. Pero wala akong sungay at buntot na katulad mo. Isang taon na lang si Hepe, magre-retiro na. Siguro, malapit nang ihayag kung sinong papalit sa kanya. Pare, baka si Marco, dahil inaanak niya yun eh. Kung hindi si Marco, si Andy. Okay sana yun, kaya lang, mga ibang bigas na kakainin yun eh. Pare, pag nagkataon, baka ikaw. Parang nagbibiro ka naman eh. Baka ikaw. Ang balita ako, mas pabor si Hepe sa'yo kaysa sa inaanak niya si Marco. Nako, sana pare, ikaw na lang. Alam mo pare, hindi ko na ililihim sa'yo. Talagang gustong-gusto kong ma-promote. Alam mo naman siguro si sitwasyon ko sa bahay. Gusto ko, may pagmalaki ako ng pamilya. Yung daddy ko. Lahat ng mga kapatid ko, titulado. Retired na abogado ang daddy ko. Gusto ko, ipakita sa kanya na hindi ako nagkamali sa desisyon kong maging pulis. Gusto ko, ikarangal niya ako bilang hepe ng bayang ito. Pare, masyado ko naman madrama, oh. Mabuti pa, uminom muna tayo bago tayo umuwi. Meron akong alam na club. Sigurado, magugustuhan mo ron. Huwag pinalalakad ko yung mga debut natin. Ako kumuha ng mga medyo pagkakasin. Anong bahala to, boss? Nagugulat na lang ako sa mga yun, eh. Ikaw naman, yung collection natin, ha? Malakihin mo naman para medyo gumanda-ganda ng mga kita natin. Okay, boss? Pare, hiya pa. Pare, pabayaan mo na yun. Sige na nga, dear. Oh, Mang Doming, dito kayo nagtatrabaho? Boye, kumusta ka? Pare, si Mang Doming, dati namin kapit-bahay sa barangay Sinidman. Doon pa rin ba kayo nakatira? Oo naman. Kung minsan, dalawin mo naman yung lugar natin. Ang tagal mo naman. Pasensya ka na, may inayos na akong konting problema doon. Ano? Tuloy bahala ka dati? Bahala ka, ayaw ko sa'yo. Repa Pips, pwede ka bang mahirap tong ka-table mo? Ano ba problema mo? Ito, itong kasama mo, kung sinata ko. Ano ba? Tarantado. Ano ba kayo? Pare! Pare! Huwag mo nang pansinin yung mga yan. Minum ka na lang. Thank you.
Hindi naman. Pare, salamat sa tulong mo, ha. Tigas talaga ng sikmura nun. Eh, sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na makialam, eh. Minom na lang tayo. Ano? Dalawa pang beer. Ano? Corpus, ano nangyari sa mukha mo? Eh, sir, napaaway ho, eh. Kasi ho, pinagtanggol lang niya yung isang kasamahan natin dyan. Eh, hindi man lang nagpasalamat. Kung hindi nga ho dahil kay Corpus, malamang, naglalamayan na siya ngayon. Inawat ko nga ho itong si Corpus. Sabi ko, konting lamig ng ulo. Tama ka, Carlos. Konting lamig lang ng ulo. Ikaw pa naman ang napipisi ni Mayor para ipalit sa akin bilang epe ng pulisya rito. O sige, mauna na ako sa inyo. Sige ho, sir. O pare, kumain ka na, tapusin mo na, may lakad pa tayo. Hindi na, okay na ako. Nawala na ako ng gana. Ikaw ang bahala. Marco, masusunod ka pa yata ni Corpo sa pagiging happy dito, ha? Oo nga, mukhang wala ka na yata ang asim sa ninong mo, ha? Eh, yung dalawa nga, tigil-tigilan nyo na ako. Miss, hindi ba ikaw yung... Miss, hindi ba ikaw yung nobyo ni Andy? Yung pulis? Ako pa kausap mo? Oo, ikaw! Di ba ikaw yung nagligtas mo sa pulis? Si Andy, yung boyfriend mo? Hindi ko boyfriend yon. Naniligaw pa lang. Ah, ganun ba? Kung gusto mo, ihahatid na kasi sa pupuntahan mo. Nang makapag-merienda na rin tuloy tayo. Halika na. Matagal ka na ba sa club? Actually, pansamantala lang ito hanggat wala pa ako nakikita ng ibang trabaho. Hirap kasi eh. Delikado. Ah, talagang delikado. Sa ganda mong yan. Hindi naman. Marami lang talagang nangungulit. Ano? Kagaya ni Andy? Oo. Pati nga rin si Marco eh. Karamihan pulis. Eh ako, pwede ba ako makisali sa kakulitan nila? Meron ka pa bang gustong orderin? Sigurado okay ka. Lang. Thank you. Masarap ba? Mm-mm. Pare, alam mo ba halos tatlong oras kita hinahanap? Nandito ka lang pala. Pare, puka muna. Thank you. Nancy, siya nga pala, best friend ko. Si Ariel Canlas. Kumusta? Hello. Aba, siya yung magiging happy ng bayang ito. Aba, bigatin ka pala. Ako, huwag kang maniniwala dito sa kaibigan kong to. Ang totoo niyan, siya magiging happy dito. Saka alam mo, swerte ka dito. Bukod sa mabait na, ubod pa ng yaman. Humble lang. Pare, tigilan mo na yan. Ako, baka maniwala yun sa kalokohan mo, ha? Marco! Ano ba? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Ang tagal-tagal mo! Alam mo, Marco, hindi ko naman ipagdududulan ang sarili ko para makatable mo ako, ha? Kung naiinip ka, eh di humarap ka na lang ng iba! Ang sungit-sungit mo! Alam mo ba kaya kita ipatanggal? Eh di sige, gawin mo! Siguraduhin mo lang yan! Hindi porket ganito ang trabaho ko eh! Tatakot-takotin mo na lang ako! Tarantado ka talaga ano! Sino ba pinapamalaki mo rito? Wala ka na doon! Pare, madaldal ka talaga ano! Oh, my God.
sugat ka. Halika, gamutin ko. Oh, maupo ka muna. Kuha lang ako ng panggamot dyan. Salamat, ha? Salamat saan? Sa pagligtas mo sa akin. Yun, tungkulin namin yun. Walang problema rin. Pero, dahan-dahan lang, masakit. Try. Masakit. Akala ko pa naman, matapang ka. Hindi, nagbibiro lang ako. Noong bang sinabi mong gusto mo ako, nagbibiro ka din? Sorry saan? Baka isipin mo eh. Sinamantala ko lang yung pagkakataon. Kinusto ko rin to. Huwag ka mag-alala. Makakasal lang kita. Pananagutan ko kung anong ginawa ko sa'yo. Pare, napapansin ko. Parang may gumugulo yata sa isip mo. Meron nga, pare. Pare, ano ba yan? Pera ba yan o ano? Pare, hindi pera. Tungkol sa... babae, ano? Pare, pareho lang tayo. Anong ibig mo sabihin? Problema rin ako sa babae. Sayang, type ko naman. Pero parang hindi akong type. Oo, pare. Problema ko yung pagpapakasal namin ni Nancy. Ha? Kailan? Pare, congrats, ha? Pare, akong habay mo, ha? Oo ba? Meron pa bang iba? Pare, mabuti pa kaya bago kayo ikasal ni Nancy. Iyahin muna siya at ang mga kaibigan niya na mag-night swimming tayo. Para naman lubusan kung makilala ang magiging kumare ko. Pare, huwag ka mag-alala. Sagot ko lahat. Kamig! Ito ba ginigilaw, ha? Nagawa mo dyan. Halika rito, ikaw nagyayari ito eh. May problema ka ba? Teka, samahan kita dyan. Oh pare, ba't parang ang lungkot mo? Pare, sabihin mo sa akin ang problema mo. Baka makatulong ako sa'yo. Wala pare. Naalala ko ng daddy. Pakiramdam ko, wala akong kakampi. Hindi niya gusto yung ginagawa ko. Ayaw niya yung pagpupulis ko.
Pare, hindi problema yan. Kung hindi mo kakampi ang daddy mo, ako pare kakampi mo. Tandaan mo, di ba mag-partner tayo? Hoy! Ano ba kayong dalawa? Ano bang pinagkukwentuhan niyo dyan? Halina nga kayo, sarap-sarap ng tubig eh. Hindi ka na rin. Congratulations. Thank you. Oh, di pa paano yan? Babawasan na pare ang gimika natin. Pwede hindi pa na naman. Tayo, hindi na tayo pwede. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Paano na yan? Ang yaman pala na nabingwit kong kaibigan mo. Ang nakakatawa dun. Bakit? Hanggang ngayon ba naniniwala ka na mayaman ako? Eh, mas mahirap pa ako sa daga. Itong si Ariel talagang mayaman. Ang ibig mo sabihin, naniwala ka sa biro namin? Kaya ka nagpakasal kay Boye? Ha? Hindi. Mahal na mahal ko siya at kahit mahirap siya, siya pa rin ang pipiliin ko. Isa kaya ata ngayon. Asan ang partner mo? Ah, siguro nagpapasarap na sila ngayon. Pwede ba? Umaasar ka lang. Lumayas ka na. Huwag ka lang pare. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Mukhang may problema ka. Baka makatulong ako. Babae ba? Alam mo pare, maraming nasisirang tao dahil sa babae. Pwede ba? Lumayas ka na. Pare, pag sa akin naman eh, baka makaluwag sa'yo. Luwag ang pakiramdam mo. Kung gusto mo, magtulungan pa tayo. Pwede naman ako maging partner. Baka mas lalo kang maging kawawa pag naging happy na ang kaibigan mo. Iri pa. Sige, anak. Sige, tigitin mo. Ayan na. Yan. Yan. Malapit na tumigil. Umiiyak yung bata, ayaw mong kargahin. Tinatanong mo pa?
kakain natin mami ang gabi, wala! Hayaan mo, magdidilayin siya ako. Ah, ganun. Kanino na naman? Kanino na naman kay paring Ariel? Aba, kaya ka naman doon sa tao? Yun nga lang ginastos niya sa panganak ko, hindi natin mababayaran. Kinadagdagan mo pa? Ang akala ko ba mayaman ka? Ang hirap kasi sa'yo, pero ka-prinsipyo. Ba't di mo nang gayahin ibang pulis dyan? Nakaupo lang sa presinto at dumadag sa ampera. Nancy, ano ko ba? Pulis ako, hindi ako magnanakaw. Wala rin pinagkaiba ang magnanakaw sa pulis, no? Sige nga, ipadede mo nga sa bata yung prinsipyo. Tignan natin kung titigil yan. Hindi nakakabuhay ang prinsipyo, nakakapatay din. Alis na ako. Mayaman. Pwe! Ito, pare. Salamat, pare. Hayaan mo. Next week, babayaran na kita. Bakit? Sinisingil ba kita? Hindi naman. Pero alam mo, hiyang-hiyaan na ako sa'yo eh. Baw na baw na ako sa utang. Bakit ba, pare? Ano bang problema? Yung kumare mo. Simula nung nalaman niya na hindi ako mayaman, parang nilamig na sa akin eh. Ikaw talaga. Pakiramdam mo lang yun. Hindi naman ganung klaseng babae si Maring Nancy. Ha? Salamat ha. Hayaan mo next week, minahasaan akong pera. Babayaran talaga kita. Oh, kung kailangan mo pa, sabi mo lang sa akin. Walang problema sa akin yan. Thank you. Pauna na ako. Okay. Ingat ha. Sige. Pare, mukha si Corpus na mapopromote ha. Serving naman talaga si Corpus. Nalita ko nga eh. Kinausap na ni Mayor si Hepe para iayos lang lahat. Ah, iyanda muna tayo. Okay, pare. Gabi-gabi na lang, lasing carrier. Kailan ka ba titigil sa bisyo mo niya? Malapit na, Dad. Kapag na-promote na akong Hepe. Hepe? Ikaw, Hepe? Iba na yan. Abay, kararangal na kita kapag naging Hepe ka na. At least, may narating yung pagiging pulis-pulisa mo. I'm very proud of you, son. Don't worry, Dad. I won't let you down. Ako na ang susunod na Hepe sa bahay nito. Pinapangako ko yan. Idol, mabuti dumating ka agad. Oh, bakit? Kasi kanina ka pa hinahap ni Nancy. Yung anak niya nasa ospital. Ha? Ganun ba? Samahan mo ako. Tara! Anak? Ano nangyari kay Junior? Hindi ko alam. Tingnan na lang tumirik yung mata niya. Tapos nangingitin. Parang hindi na sa umihinga. Anong sabi ng doktor? May komplikasyon daw sa pusang bata. Kailangan maoperahan agad. Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Gawa mo na ng paraan. Kawawa naman si Corpus. Mabuti pa mangulekta ka. Kahit pa paano makakatulong kay Corpus yan. Okay? Pare? Ano nangyari? Pare, pooperahan daw yung anak ni Boyet eh. Namumroblema. Ha? Ano ba? Dito po bahay nila. Halika po. Idol. Oh,
Idol, may nagaan sa'yo. Sinamahan ko, baka mawala eh. Ikaw ba si Boy at Corpus, yung police? Ako nga. Pwede ba makituloy? Bakit? Anong kailangan mo? Ano ba talagang kailangan mo? Huwag ka na marami pang tanong. Alam kong kailangan mo ng pera. Pagtulungan tayo. Sino ka ba? Hindi na importante ang tinatanong mo. Ang mahalaga ngayon ay ang mailigtas natin ang buhay ng iyong anak. Paano? Simple lang. Patayin mo si Hepe. Sirabang ulo mo. Magre-retire na nga yung tao, papatay mo pa. Mas lalong masisira ang ulo mo kapag namatay ang iyong anak nang walang kalaban-laban. Hindi sapat ang huminto siya sa serbisyo. Alam ko, talamak na ang Hepe niyo. Kailangan pagbayaran niya ang mga katarantaduhang ginawa niya sa bayang ito. Hindi ko kaya pinagagawa mo sa akin. ₱200,000 kapalit ng buhay ng iyong anak. Sinong gusto mo kapatay kay Hepe? Hindi kasama sa bayan ang impormasyon na hinihingi mo. Mahirap yung hinihingi mo. Mahirap. Baka sumapit ako. Maraming gumagawa nito. Walang makakalam kahit na sino. Maililigtas ko pa ang buhay ng iyong anak. Ito ang gagamitin mo. Magkita tayo. Babalikan kita para sa susunod na impormasyon. Narito na rin sa loob ang paunang bayan. Paglaki mo, gusto ko maging doktor ka. Para pag nagkasakit ako, ikaw ang mag-aalaga sa akin. Ha? Mas lalong masisira ang ulo kapag namatay ang iyong anak nang walang kalaban-laban. ₱200,000 kapalit ng buhay ng iyong anak. Boyet? Ano nangyari? Nakakuha ka na ba ng pera? Saan galing to? At ang dami? Huwag ka na magtanong, Nancy. Basta't gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Ngayon, kung kulang yan, babalik ako. Gagawa ko ng paraan. Boyet! Tsaka na. Tsaka na tayo. Thank you.
kapal ang mukha mo. Ninong ko ba gusto mong patayin? Sino nag-utos sa'yo para patayin ang ninong ko? Sino? Ha? Ayaw mo magsalita, ha? Ano? Sabi sino? Sino? Hindi ko na. Hindi ko siya kilala. Hindi mo kilala, ha? Nimal ka talaga, Kutus. Sinira mo ang pagtitiwala ko sa'yo. At si Mayor ayaw maniwala na magagawa mo ito. Kung naghintay ka naman sana ng konting panahon, mapupunta naman sa iyong posisyon na ito eh. Ayun na, Marco. Pare, bakit? Bakit mo nagawa yun? Akala ko ba magiging iba tayo sa kanila? Akala ko ba lalabanan natin ang bulok na sistema na magiging tapat tayong pulis sa isip, sa salita at sa gawa? Hindi mo na hindi niyan, pare. Pare, nagipit ako eh. Buhay ng anak ko na kate. Hindi ko siya pwedeng hayaan mamatay ng walang kalaban-laban. Pare, kaibigan mo ako. Kaya ko kayong tulungan kung nagsalita ka lang. Hiyang-hiya na ako sa'yo, pare. Lahat na lang ng problema ko, ikaw ang sumasalang. Ibang story na to. Ano mo nang pinag-uusapan dito? Pagiging mo lang kwenta akong ama. Kung pati problema ng anak ko ipapasok sa'yo. Paano ng pamilya mo? Pare, walang bahala sa kanila. Natan mo sila. Huwag mo silang pababayaan. Alang-alang sa pagiging magkaibigan natin. Akong bahala sa kanila. Pangako. Poyet. Mag-ingat ka, ha? Tama na yan. Kapalit ka. Poyet. Langit na ako sa'yo, ha? Kapalit ka. Bakit pa kailangan sa provincial jail pa siya ikulong? Iba ang kaso. At isa pa, mas makakabuting ilayo muna siya sa bayang ito. Dahil kung hindi, matatagpuan na lang siyang patay sa loob ng kulungan niya. Brado. Pakisabi sa mekanik ko, pagkatapos niya ang kotse ko, pakidala na lang sa opisina bukas, ha? Yes, sir. Diyan ba si Hepe? Oo, bakit? Pinabibigay kay Hepe. Galing kay Mr. Sandoval at Mr. Tan. Sige, ako nang bahala rito. Makakalis na kayo. Thank you, sir. Pinabibigay ko ni Mr. Tan.
Pinaaalala yung usapan nyo mamayang gabi sa bayan. Sabihin mo sa kanya, siguradong darating ako. Okay. Sige ho, sir. Sige. Bossing, uwi na tayo. Marami ka nang nainom. Hoy, kung ayaw nyo ko samahan dito ah, uwi na kayo. Una na kayo. Marco, huwag kang malungkot sa pagkamatay ng ninong mo. Nauna lang yan. Hindi ako nalulungkot sa pagkamatay ng ninong ko. Ang ikinasasama lang ng loob ko, bakit hindi napunta sa akin ang peso ng ninong ko kundi sa tarantadong kanlas na yon? Corpus, may dalaw ka. Oh, kumusta ka na, Korba? Napadalaw ka. Eh, meron akong dinalaw na kamag-anak dyan. Kaya naisipan ko na bisitahin ka na rin. O tayo. Oh, kumusta na sa lugar natin? Mabuti naman. Siya nga pala, may ibabalita ako sa'yo. Alam mo bang patay na rin si Hepe? At hanggang ngayon, lang ko pa rin ang imbestigasyon namin tungkol sa pagkakapatay sa kanya. At si Ariel na ang bagong Hepe. Mabuti naman. Eh si Marco, ano sabi? Ayun, galit na galit. Pero wala na siya magagawa. Bumaba na yung papel ni Ariel. Siya nga pala, Corpus. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung pagkakaligtas mo sa buhay ko. Palang araw, gagantay ko sa'yo. Sa parehong sitwasyon. Sa tamang pagkakataon. Kalimutan mo na yun. Tungkulin ng isang pulis sa magligtas ng buhay. Paano pare? Hindi na ako magtatagal. Makagabihin pa ako eh. Oh, sige, Andy, salamat sa pagdalaw mo ha. Kumusta mo na lang ako sa mag-ina ko, pati kay paring Ariel. O sige, makakarating. O sige. Nancy! Traulo ka, Corvo! Tarantado ka! Nakakabulao ka! Kaya mo matulog! Magpatulog ka! Pasensya na pare, na nagginip lang ako eh. Ano na paniginipan mo? Kinaka na ng iba asawa mo? Sa bagay, hindi malayo mangyari. At hindi na kinalaban mo, mabubulok ka na rito. At sa paglabas mo, tatlo na anak ng misis mo sa ibang lalaki. Pare, nainip ka ba? Hindi naman. Nag-iisa ka lang ba dito? Ah, oo. Ang laki, no? Hindi nga bagay sa nag-iisang katulad ko. Simula nung mamatay ang daddy, naging malungkot na ang bahay nito. Hindi nga man lang niya naabutan at nakitang maging happy ako. Pero alam ko, nasaan man siya naroon ngayon, matutuwa na rin siya para sa akin.
Kamusta nga pala? Eto, ganun pa rin. Laging kinakapos. Basta, kailangan mo ng tulong ko. Lalong-lalo na sa pera. Pumunta ka lang sa akin. Alam mo namang, best friend ko yung asawa mo. Hindi ko kayo pababayaan. Lalong-lalo na ikaw. Salamat, Ariel. Salamat. Sige. Mauna na ako. Baka hinihintayin ako ng doktor. Baka naman gusto mo magmerienda. Total, nag-iisa lang naman ako dito. Di, okay lang yun. Baka kasi hinihintay ako ng anak ko eh. Sige. Oo, sige. Kumusta ka na, Corpus? Galit ka pa rin ba sa ginawa kong pagkakahuli sa'yo? Trabaho lang sa akin, pare. Walang personalan. Kahit na ikaw malagay sa magkaparehong sitwasyon na kinalagyan ko, gagawin mo din ang ginawa ko. Pulis ka. Pulis din ako. Tinupad ko lang ang tungkulin ko, pare. Ano? Kumusta ka na ba? Wala yata akong matandaan na naging katuwang kita sa alinmang binyagan. Isa lang ang kumpare ko, si Ariel, yung hepe mo ngayon. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kasi, iba na ang kaibigan mo. Hindi na siya dating Ariel na kapartner mo. Malaki na yung pinagbago niya. Anong ibig mo sabihin? Hindi na niya tinutulungan ang pamilya mo. Ayun, abala na siya sa pagpapayaman. Lalong nasilaw sa kapangyarihan ang kaibigan mo. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Sinisiraan mo siya sa akin eh. Dahil ang gusto mo, yung posisyon na hawak niya ngayon, sa'yo mapunta. Dati ka pa namang ganyan eh. Asar na asar ka sa aming magkaibigan. Dahil kaming dalawa, ang pinagpilian para maging hepe. Wala akong pakialam kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko. Wala ka kasi sa atin eh. Kaya hindi mo alam ang nangyayari. Hindi mo ba alam na malubhaan ang sakit ng anak mo? Wala na rin magawang paraan ng asawa mo. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng pagdalo mo sa akin. Ikaw ang bahala. Sinasabi ko lang ang totoo sa'yo. Alis na ako. Tawag ka. Bisis mo raw. Emergency. Hello? Tansi? Tansi, ano nangyari sa anak ko? Tansi? Hello? Hello? Tansi? Tama na yan. Pinabahan na ng kausap mo ang telepono. Bumalik ka na sa selda mo. Brad, sandali lang. Importante to. Alam kong tatawag ulit yun yung anak ko. Antigas naman ang ulo mo. Sinabi nang bumalik ka na sa selda mo eh. Halika na!
Sige! Sabihin mo sa akin, ibabaan nila ang mga pare nila. Narinig niyo yung sinabi niya. Ibabaan niyo ang mga pare niyo. Ikaw! Bilis! Sa may pito! Tawagin niyo na lang ako mamaya. Sir, may problema tayo. Si Corpus nakatakas. Ha? Ano? Sabihin mo sa mga pulis, hanapin si Corpus. Ngayon din. Yes, sir. Sige! Toy? Toy! Hoy, di ka pasok. Patay na anak mo. Dalawang araw na nakalibing. Yung asawa mo naman, biglang nawala. Hindi namin alam kung nasaan. Ang no! Ano ba talaga nangyari? Grabe ang naging sakit na anak mo. Mabuti pa nga ang gano'n ang nangyari. Lalo lang mahihirapan ang anak mo. Natagal pa siya sa gamutan. Anong ginawa ni Ariel? Hindi niya tinulungan ang anak ko. Pinabayaan niya. Nasaan siya? Wala akong balita. Magmula nung maging happy siya dito sa bayan, hindi ko na siya nakikita. Nagbago na lang ang ugali eh. Ewan ko, hindi ko alam kung anong totoo. Pwede ba kita makausap? Hindi kita sa taas. Bakit mo nagawa sa akin to?
Nancy. Minahal kita. Bakit sa kaibigan ko pa? Maraming nangyari. Magulo. Itong-lito ang isip ko. Lalong gugulo. Pag hindi mo sasabihin sa akin ang lahat. Lahat ng totoo. Alam ng Diyos kung gano'n kita kamahal. Kahit nalaman kong hindi ka mayaman, nakisama pa rin ako sa'yo. Hindi yan ang gusto kong malaman. Ikuwento mo sa akin ang lahat. Tatanggapin ko kahit na masakit. Gipit na gipit ako. Alam ko naman na noong una pa lang may gusto na sa akin ang kaibigan mo. Ano ba ang anak mo? Wala akong mapuntahan. Nakakulong ka. Nakulong din ang desisyon ko. Wala akong mapagpilian. Bakit sa kaibigan ko pa? Poyet, buhay ng anak ko nakasalalay dito. Kahit naman siguro kanino papayag ako. Pero isang beses lang yun. Isang beses lang. Alang-alang sa anak mo. Kaya pala, nakatira ka na sa kanya. Alam mo, hindi mo siya kaibigan. Si Ariel. Siya ay nag-utos doon sa lalaki na kausap mo. Napatayin si Hepe. Gusto niya kasing gawin mo yun. Para masira ang pangalan mo. Para hindi ka mapiling kapalit ni Hepe. Pero na, nabibukong patayin si Hepe. Siya na nagtuloy. Lahat sa akin. Dahil sa ambisyon niya. Sinamantala ng Judas mo, kaibigan, ang pagkakataon! At natupad ang gusto niya kahit na nagka-peste-peste ang buhay mo. Alam niya kasi, habang nandiyan ka, hindi siya makakaporma. Sabi niya mas magaling ka daw sa kanya. Sa lahat ng bagay, sa pakikisama, sa labanan, lalong-lalong sa babae. Kaya pala pati ikaw, nakakuha ka niyo. Tinakot niya ako. Ang isang beses, tumami, nasundan. Tinakot niya akong ipapasalvage kanya kapag hindi ako tuloy nakisama sa kanya. At alam kong kaya niyang gawin yun. Poet man kita. Hindi bali malayo ka sa akin. Huwag lang tuloy ka mawawala. Baka hindi ko makayanan yun. Huwag ka magdalala. Lalaban tayo. Kung natapos ng lahat, makakalaos din tayo. Delikado ang buhay mo dito. Sigurado akong pinaghahanap ka na ng mga polis. Alam nilang dito ang punta mo. Ibalis ka na. Pabayaan mo ako mag-isa. Matagal ka na nag-iisa. Wala ka ng pamilya. Wala ka ng kaibigan. Wala ka ng asawa at anak. Ako na lang yun na dito sa tabi mo.
Ako na lang yung pwede mong pagkatiwalaan. Wala na akong tiwala sa mga tao. Kaya umuwi ka na, Totoy. Ayoko madamay ka. Doming! Doming! Uy, di ba nasa loob ka? Doming, pwede ba dito muna ako? Oo, oh, halika, pasok. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho naman. Pwede ho makitawag? Sige, sige po. Hello, Marco. Si Corpus nasa bahay. Dalihan nyo, baka makaalis. Hihintay ko kayo. Pinuntahan niya ako kagabi. Magiging maganda resulta ng lahat. Akong bahala sa'yo. Nagsupad na rin ang mga pangarap mo. Ang pangarap natin dalawa. Sino kausap mo? Ariel, may masama akong balita sa'yo. Nakatakas si Boyet. Tinawagan niya ako kanina eh. Tinabantaan niya ako. Tayo. Anong gagawin natin? Alam na niya lahat eh. Ariel, natatakot ako. Alam ko. Akong bahala. Hintayin mo ulit ang tawag niya. Sabihin mo sa kanya, bukas ng umaga, magkita kami sa loob ng pabrika. Alam niya na yun. Marco, si Ariel at si Boyet, magkikita bukas sa lumang pabrika. Oo, bukas na umaga. Corpus! Corpus!
At akin na ang kapangyarihan pinapangarap mo noon! Pati ang babaeng sa akin sana noon! Sa akin na rin ngayon! Corpus! Lumabas ka! Wala ka ng pangalan! Ano? Lumabas ka! Nagkamali ako ng pagpili ng kaibigan! Hayop na, Ariel! Mas mabuti pang siya sa talas na naging kaibigan ko kesa sa'yo! Sige naman aking pagkakamali mo! Patayin ninyo si Ariel Canlas para ako na maging hepe. Tama nyo na rin po yan. Yeah.
Pagkating ko, ah. Abangan mo dito sa baba. Oo. Oh. Patay sa loob. Yes, sir. Manzano! Sir! Tumawag ka sa morgue. Pakuha mo na ang mga patay. Yes, sir. Sige na. Tapos na ang problema natin. Simula na ng maligayang araw. Ang galing mo talaga. Bilib din ako sa'yo. Biruin mo, ang dami natin na pagdaanan. Makukuha mo rin pala ang gusto mo. At dahil dyan, may premyo ako sa'yo. Magaling ka rin naman eh. Nang dahil sa'yo, napaikot natin yung tatlong gago. Galing-galing mo. Patutunayan ko sa'yo na mas magaling pa ako sa iniisip mo. Demonya ka talaga. Bagay lang ako sa isang katulad mong demonyo. Oh, kompleto na ba ang koleksyon ni Mr. Tan at Mr. Sandoval? Yes, sir. Good. Very good. Dalhin niyo kagad dito. Hihintayin ko. Yes, sir. Nandiyan na kami, sir. Isang balita ang hihatid namin sa inyo. Isang matukong inkwentro ang naganap sa bayan ng Salisino.
Marami pang kaya ang natagpuan at hinihina lang nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo dahil sa pera at syabu. Kasama sa napatay sa inkwentro sina Chief Ariel Gandar, SPO2 Marco Regalado at ang takas ng bilanggo na dating pulis na si Boy Corpo. Walak-walak ang mga nito. Ngunit nakilala ang bangkay dahil na rin sa ID na nakita sa katawan ng bangkay. Nagkalat ang pera at syabu sa pinangyarihan. At ang nakadiskubre ng anumalang ito ay ang bagong jefe ng bayan ng San Isidro. At ito'y walang iba kundi si Andy Ortigas. Paano? Masalamat ka at marunong akong tumanaw ng utang na loob. Bari mo na yung damit mo. At meron ng bangkay na nakahanda para sa'yo. Umalis ka na. At huwag ka na muling magpapakita sa akin kahit kailan. Dahil pag nagkita tayo muli, wala na akong utang na dapat bayaran sa'yo. Pamanos na tayo. Nasa na asawa ko? Sa akin na siya, noon pa. Hanggang sa ikinasal kayo. Wala siyang kwentang babae. Hindi siya nababagay sa'yo. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa'yo. Kung hudas ang kaibigan mo, mas hudas ang asawa mo. Tayo na? Ako dati. Mga pinagdaanan natin. Huwag mo nang alalahanin yung tapos na. Kalimutan mo na lahat. Magsimula muli tayo. Tapos na ang lahat. Alam mo, Andy, marami na rin akong pinimonyong tao. Pati nga anak ko, dinamay ko sa kalokohan ko. Noong pakilala na kita, tanggap ko kung ano ka. Nancy, tapos na ang laban. Pareho na nating nakuha ang gusto natin. Magsimula muli tayo. Ikaw, tsaka ako. Hindi pa tayo pwede magsimula. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa tayo tapos!